again to my channel. Mga kalingap, isang mapagpalang araw. Pasensya na po kayo kung iba yung ating boses dahil masama po yung ating pakiramdam at tayo ay may sakit pa. Pero hindi naman po hadlang para hindi tayo makapagbigay ng reaction video. So mga kalingap, papakilala ko po sa inyo yung mga kasama ko po sa grupo. Ito po ay bagong grupo, Boses ng Masa sa Kalingap. So sana po suportahan din po natin yung mga kasama ko. Ito po ay aking pinangungunahan, ang inyong lingkod, Gandang Emmy. Kasama dito, si Kasanga Mix TV, Rain Entertainment, Ma'am Flair Channel, Ses Vlog Official, Siman T Vlog, Marcel Arevalo, Susan O Shopping, Inday Bote, Kaltor TV, Arlene 24 Channel. So yang Salsom. So mga kalingap, suportahan po natin lahat ng mga kasama ko sa grupo. Paki-subscribe po, paki-visit po yung kani-kanilang mga channel. Maraming maraming salamat po. At syempre, huwag po natin kakalimutang i-subscribe. Bar Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog. Suportahan po natin. Video na ito ay nagmula po kay Bobby TV 143. Isa sa napakasipag at napakabait na Unicap partner. Suportahan po natin mga kalingap. So ito, simulan na po natin. Melissa, kumusta na po? Ayan. Okay lang po, hindi na po nakakatila. Bakit naman? Naano pa ako, na-stress ako sa... O, ayan. Sabi ng tao sa ako. Ayan ka na naman, nagpaniwala ka naman dun sa sabi-sabi ng tao. Iwan! Huwag mo siya lang intindihin natin. Iwan! Ba't ka na-stress? Anong sabi sa iyo, baga? Bimbang! Sa mga ginabaga po ni, ano, ni Maribig. Ha? Sa mga ginagsama ni Maribig. Ni Maribig? Pero hindi ka ba masaya na andito na sa iyo yung mga bata? Masaya po ako. Ang ano ko lang po. Hindi ako nakakatanda kasi po. Marami sila sinasabi sa iyo. Nag-usapan po kami sa ano. Na? Sa barangay? Pagkuha ko po dito sa bata. Oo. Oh. Kailangan ikaw magbabantay. Dunga pa ako manapik din kasi hindi pa ako makakilos ng maayos. Matutuyo wag mo. Parang lalo na nagtitinda pa ako. Pagtitinda ko. Bitado talaga, ano? Pagtitinda ko na apiktuhan. Mayaan mo, Ate Melissa. Huwag ka mag-alala. At ito na nga, nasa iyo na. Anong lalo na pinagsalitaan nila ako ng ganyan. Masakit na salita, binitawan nila? Laban sa iyo? Opo. Eh, anong sagot mo sa kanila? Anong sagot mo sa kanila? Anong sinabi? Di ka nalang umimik? Hindi na lang po. Mayroon ko na lang po sila magpara sa iyo. So mga kalingap, narinig natin yung nasa saloobin ni Ate Melissa, no? Nakikita natin sa kanya mukha, kahit hindi niya i-explain ng mailabas, hindi niya mailabas yung kanyang nararamdaman, is nakikita natin dun sa kanya mukha, kung ano kasakit yung kanyang nararamdaman dito sa puso niya, no? Sobra siyang nape-pressure dun sa mga sinabi sa kanya nung side ni Maribik, no? So, napakarami siguro, hindi natin alam kung ano pa yung mga ibang sinabi, pero mga kalingap, yung pressure na syempre sinabihan siya na alagaan niya yung anak niya, natural lang na talaga na aalagaan niya yung anak niya, huwag niyang papabayaan. Ang iniisip ni Ate Melissa, syempre mayroon siyang hanap buhay, yung pagtitinda niya sa madaling araw, no? Madaling araw pa lang is umaalis na siya, so iniisip niya yung kanyang mga anak. So, sabi nga niya, is naapektuhan yung pagtitinda niya dahil syempre iniisip niya yung kanyang mga anak, sino yung mag-aalaga, di ba? So, napakahirap po para sa kanya, mga kalingap, dahil solo lang siyang naghahanap buhay. Buti sana kung meron siyang katuwang sa paghahanap buhay para meron siyang kapalitan, no? Pero solo lang po siya at napakahirap po talaga ng ganong kalagayan. So, nandiyan naman po sila, Kuya Bal, at yung mga kalinga partners natin na yung Unica partners natin na bumibisita dyan para kumustahin at syempre, mabigyan kahit konting tulong si Ate Melissa, no?
So, napakalaking tulong na yun para sa kanila. Pero iniisip talaga ni Ate Melissa yung kapakanan ng kanyang mga anak. Siyempre, kapag wala kang hanap buhay, paano yung kakainin nila sa araw-araw, di ba? So, kaya ganyan po yung nasa isip ni Ate Melissa na pe-pressure siya dun sa kondisyon na ibinigay para sa kanya. So, ito, ituloy po natin. Oh, Ate Melissa, ano? Huwag ka na ma-stress, Ate, kasi pag na-stress ka, ikaw ang kawawa dyan. Noong una, andito na sa'yo yung mga bata, oh. Alagaan mo na lang ito. Ano ba ito po eh? Nag-ano pa. Diba po, child po ang ano ko. Kita. Kita ako sa college. Tapos kung saan, para po sila din nagsisira sa ano, buhay namin ng anak ko. Eh, hindi. Talagang ayaw niyang tumigil kasi nga, siyempre, naibalik na sa'yo yung mga bata eh. Oh, hindi yan titigil. Kaya nga dapat, lakasan mo loob mo. Huwag ka magpa-apekto sa kanila. Hanggat maaari, lakasan yung loob mo. Hanggat na nandito naman si Kuya Bal, ay si Rab, nandito kami. Tutulong naman kami sa iyo. Titinda ako tapos sa bawat talitik ko po. Sa talitik ko. Ikaw pinag-uusapan? Pagkapag mga mga sandiba. Ay, oo. Totoo. Siyempre, ang isip mo sa namin. Natin ha, wala naman silang alam sa katotohanan, di ba po? Totoo. Tapos pagsasalita ang kanilang pamilya naman, di ba po nakaka... Oo, masakit yun, nakaka-stress, hindi ka ma... Kumbaga, makita mo sila, pinag-usapan ikaw. Pero alam mo, kasama yan kasi, lalo na ngayon, nakita nila na may bahay ka na, umaasinso ka na. Kumbaga, ibig sabihin, may bahay ka na, di ba? Kung may bahay ka na ate, marami talaga maghabol sa'yo dyan. Hindi lang, maraming iba ba to sa'yo po salita dyan. At pagandaan mo din. Pero dapat yan, importante, matatag ka lang. Kasi kung ikaw din unang-una maapektuhan ka, paano mga bata? Alalahanin mo, pag ikaw ay magpaapekto at eh, paano itong sino mag-alaga sa mga maliliit? Yeah, po. Kasi yung nag-usap kami sa ano po, Cristabolio, dito nagsalita na ako doon. Lalong-lalo na, sabi sa akin, sa oras ng madisgrasya ng anak ko. Oo. Alam, kasakit. O, labas daw, naglagalagman sa akin. So parang pinipressure ka nila? Sabi nila sa akin, kukunin daw po nila yung anak ko. DSWD na daw pa makakalaban ko. Sabi ng DSWD? Hindi, ano lang yan? So mga kalingap, narinig natin yung mga sinabi ni Ate Melissa, no? Talagang na-pressure siya. Kaya ganyan yung kanyang iniisip, mga kalingap. Dahil sa dami ng mga kondisyon na ibinigay sa kanya, syempre kahit naman sino, is talagang mag-iisip, no, mga kalingap. Kahit... lalo na si Ate Melissa ay solo lang sa buhay at wala ibang katuwang na sa paghahanap buhay, especially sa paghahanap buhay, talagang mapipressure po siya mga kalingap dahil nandyan yung responsibilidad ng isang nanay na kailangan niyang gampanan, no, mga kalingap. So, eto, ang masasabi ko kay Ate Melissa is tatagan niya yung kanyang loob kahit na merong mga nagchichismis na kung mga ano-ano dyan sa paligid niya, huwag na lang niyang pansinin, no. Magsasawa din niya mga yan. So, ang isang chismis ay dumadaan yan at lumilipas din mga kalingap, no? So, huwag na lang niyang pansinin at ang bagkus ang gawin niya is yung trabaho niya is ituloy-tuloy niya, no? Yung pagtitinda niya, ituloy-tuloy niya dahil yung oras naman niya is sa madaling araw naman siya nag pupunta dyan sa palengke at pagdating ng umaga is umuwi naman niya sa bahay nila, di ba? So wag na lang niyang pansinin mga kalingap yung mga nagchichismis, hindi naman nila alam kung ano ba talaga yung totoo, no. Hindi nila alam kung ano talaga yung nangyari. So wag na lang niyang pansinin dahil basta ang alam niya sa puso niya totoo yung mga sinasabi niya, no. Wag niyang pansinin kahit wala naman silang kaalam-alam kung ano yung nangyari, di ba? Bakit magchichismis sila, no? Wag na lang niyang pansinin para walang gulo, no. At ang mas magandang gawin ni Ate Melissa is tatagan niya yung kanyang kalooban. Ituloy-tuloy niya lang yung kanyang mga, kung ano yung ginagawa niya, ituloy niya lang. At alagaan niya mabuti yung kanyang mga anak, no?
So, maraming mga condition talaga na ibinigay sa kanya na talagang napipressure si Ate Melissa. So, naiintindihan po natin yung mga kalinya. Hindi lang, maraming iba ba ito sa iyong po salita dyan? At pagandaan mo din. Pero dapat yan, importante, matatag ka lang. Kasi kung ikaw din unang-una maapektuhan ka, paano mga bata? Ililihin, alalahanin mo pag ikaw ay magpa-apekto at paano itong sino mag-alaga sa mga maliliit? Siya po. Kasi yung nag-usap kami sa ano po, Distabulo, dito nagsalita na ako doon. Lalong-lalo na, sabi sa akin, sa oras ng madisgrasyang anak ko. Oo. Alam, sa sakit. O naglabas daw, naglagalag man niya. Oo. So parang pinipressure kanila? Sabi nila sa akin, kukunin daw po nila yung anak ko. DSWD na daw pa makakalaban ko. Sabi ng DSWD? Hindi, ano lang yan? Hindi yun Ate Melissa, reminder lang yan. Reminder lang sa iyo na nanay na siyempre alagaan mo yung anak.